kumusta po sa lahat? Ito ay isang sulyap lamang sa nakaraan. Tampok sa bidyong ito ang isa sa mga mahuhusay na artista ng dekada 80s at 90s. Natatandaan niyo pa ba ang dating aktres na si Jennifer Sevilla? Siya ay isa sa mga itinuturing na pinakamakinang nabituin sa industriya ng showbiz noong taong 90s. Ang kanyang karera bilang isang mahusay na aktres ay nagsimula sa kanyang pagiging isang mahusay at hinahanga ang child star noon, kung saan ay napabilang siya bilang isang mainstay ng show na That's Entertainment in the Philippines. Sa kanyang naging pagdadalaga sa mundo ng showbiz, ay itinuring rin si Jennifer Sevilla bilang isa sa mga aktres na may pinakamagagandang mukha, kung saan ay dito rin nagumpisa na mas lalong mamayagpag ang kanyang karera at magtuloy-tuloy ang pagpasok ng maraming mga proyekto sa kanya. Punta. Isa ka lang utusan at yun ang mundo mo. Hindi ang eskwelahan at lalo hindi yung restaurant. Magmula ngayon, pwede ba mamili kayo mga nakakaibiganin mo, ha? At pagkatapos mo maglaba, puntahan mo yung driver ko at tanungin mo siya kung meron siyang anak o kapatid na papayag pumatol sa'yo, bruha. Kung hindi mo nagustuhan ang mga sinabi ko, umalis ka na! Pero, hindi ka mo makakaalis. Eh, wala kang mapupuntahan. Diba? Kawawa naman to. She starred in a movie, Kapitan Ingo, 1984, that get her nominated as Best Child Actress for the FAMAS Award. She became a mainstay of Dutch entertainment, a TV variety show with fellow teen actors Bina Morales, Kim P. De Leon, and Ian Veneracion. During her teen years, she did more TV commercials for Colgate and Nutix napkins. Sevilla, an actress for Psychofilm Productions Incorporated, played the third wheel to the Cheryl Cruz, Romnick Sarmenta, Lab Team movies. She starred in Puso sa Puso, 1988. Walang karapatang makipagkaibigan sa mga mayayaman. Daniel, sa pagkikipagkapwa-tao, hindi na pinag-uusapan kung ikaw ay mahirap o mayaman. Ang kailangan, magkasundo, nagbibigayan, nagkakaunawaan. Ano? Mahal mo? Bakit? Sinigot ka na ba niya? Hindi pa. Oh, eh hindi pa naman pala eh. Eh bakit naman mahal na agad ang tawag mo sa kanya? Langit at Lupa, 1989, and Guhit ng Palad, 1998. She did Kung Ako Na Lang Sana, 2003, with Sharon Cuneta and Aga Mulak, under Star Cinema. She also did a film for Gawad Kalinga Paraiso, Tatlong Kwento ng Pag-asa, with Marcel Soriano. Samantala, sa kabila ng pamamayagpag ng karera ni Jennifer Sevilla, ay bigla na lamang nitong iniwan ang kanyang karir bilang isang sikat na aktres. Dahil dito ay maraming mga tagahanga ni Jennifer Sevilla ang nais malaman kung ano nga ba ang naging dahilan ng aktres
para iwanan ang kanyang karir. She took a break from showbiz when she married Seymour Goh, a businessman, on November 11, 2007. Hindi nga nagtagal matapos niyang ikasal ay nagkaroon na sila ng anak. At ito nga ay ang panganay nilang si Simon Rapa, kung saan ay ito na ang isa sa pinakadahilan ni Jennifer na hindi na balikan ang kanyang karir at mag-focus na lamang sa kanyang pamilya. "I really decided to put showbiz on hold muna and be a full-time mother and at the same time to take care of our business," naging sad nga ng dating actress. Dagdag pa niya, "I'm cherishing and savoring as much I can every moment with him because it's very fast lang na lalaki na siya," dagdag pa ni Jennifer. Inamin rin ng actress na paminsan-minsan ay namimiss niya rin ang pag-arte sa telebisyon. Ikinuwento rin ito na ilang beses na rin may nag-offer sa kanya ng mga proyekto mula sa iba't ibang network sa telebisyon. Ngunit ayon sa kanya ay hindi pa ito ang focus niya ngayon. "Sige, maglaba ka. Gusto ko makita kung paano magbalat ng buto isang hampas lupa. Huwag mo ko lalay at saka pag kinakausap kita! Bitiwan mo ako, Carlota, hanggat kaya ko pa magtimpi." "Gumamit ka ng sabon para bumungo ka! Wala niya!" "Walang hiya ka! Ito pa! Wala na! Matayin kita! Hoy, ano? Tumigil nga kayo! Tama na!